Alright, magandang araw mga katracker. Welcome na naman po sa panibagong episode. Ngayon po, nandito na naman tayo sa Calipil Marketing Corporation dito po sa Mambugdos, Bacoor, Cavite. At titingnan po natin itong isang unit na nandito. Ito po ay fully reconditioned Isuzu ELF NKR. Ito po ay makitid. At ang makina po nito ay 4HG1 na may body na localized drop side body na may haba na 14 feet. Silipin po natin at alamin po natin kung ano po yung pinaka specs nito at ayan. Syempre po mamaya po sasabihin natin kung magkano po ang ganitong unit. Ayan, ito po yung unit, fully repaint. Ang kulay po nito is hino white. Ayan, at ang under chassis niya ay kulay itim. Ito po ay urethane paint ang ginamit. Complete electrical lights and accessories po standard. Ayan po yung itsura. Meron ng plaka, nakarehistro na po ito at gagamitin nyo na lang. Pagdating po sa rehistro po nito, ayan, kayo po yung magiging first owner ng unit na kukunin nyo dito. So, dito mga katracker, ang pagkuha ng unit is made to order. Depende po sa kung ano po yung gusto nyong spec sa unit or pagkakayari. So, ito po ay may client na pinapakita ko lang sa inyo para magkaroon kayo ng idea. Ayan. Dito po, ang unit is talagang inaayos po yung unit kung may problema. Ayan. Pipili po kayo ng unit na hindi pa nare-recondition. Bali, as is. Ayan. So, ayan mga katracker, ito po yung unit. Medyo malikabok lang kasi hindi pa na-detail yung loob. Pero, pag nilabas po namin, nililinisan po namin yung loob. Ayan, naka-floor matting na. Nakabalot na yung mga upuan, naka-upholstery na. Ayan po yung itsura ng unit, brand new dashboard na po yan. Ayan, brand new na, pinapalitan na namin, hindi na namin kino-convert yung dashboard yung dati. Ito ay brand new na dashboard. So, ayan mga katracker, meron itong 5-speed manual transmission. Ito po yung itsura ng loob. Ayan, naka-power window na rin po. So, itong unit mga katracker, sa kanyang suspension sa harap, naka lip spring suspension po ito. Lip spring suspension, at may gulong po ito na 700R16, ayan, 7.0R16, na 5 stud, Loctite rim, ayan, steel rim, ito po ay merong interior. Okay, so drum brake po yung harap nito mga katracker, drum brake yung brake system sa harap. Same size po sa likod. Ito po ay 4x2. Ayan, 4x2 mga katracker. Ito po yung haba ng ating body na may haba na 14 feet localized. So, pagdating po sa bed niya, ito po ay Japan surplus. Pero pagdating sa sidings, ito po ay fabricated. So, ito po yung itsura niya. Ito po ay steel na mga katracker, steel. Ayan, steel plate. Steel flooring na rin mga katracker yung bed nito. Ayan. So ito may mga sabitan na yan. Sabitan ng lubid. Ayan. So sa chassis mga katracker, ito po yung chassis nito. Ayan. Bakal na rin yung baby chassis and Soleras, bakal na po yan. Naka U-bolt and I-bolt. Ayan po yung ating fuel tank, toolbox na standard. At sa ating ano po mga tracker, sa ating suspension sa likod, naka lip spring suspension, additional na po, dinagdagan na po ng molye. Ayan, para kayang-kaya yung mabibigat na karga. Ito po yung ating gulong sa likod. Mga kapal po yan. Japan surplus po nung, yung nakakabit. Ayan. Ito po yung likod. Ayan. So, naka grill na po yung taillight para may guard po yung taillight natin. Ayan. Nakikita nyo mga katracker. So, maganda naman po yung pagkagawa. Ayan. Nandito po sa likod yung ating spare tire. Spare tire mga katracker. Sa chassis, tingnan nyo naman mga katracker yung chassis nya. Okay naman yung chassis nito. So, bago na po yung ating
battery, naka Motolite Champion yung battery po natin. Okay, so capacity po nito ganun pa rin pag isusuel. Ayan, gross weight 4,200, net capacity naman na 2,103 passenger. Pagdating po sa makina, ang makina po nito, ayan, 4HG1. 4HG1 mga katracker, 4 cylinder. Tingnan po natin. So ayan mga katracker, ito po yung makina niya. Ayan, naka inline injection pump, manual engine po. Manual engine po ito mga katracker, medyo... Ayan, mali po, kabuk pa, hindi pa ito nawawashing. So, iwawashing naman po ito. Ayan mga katracker, pagdating sa makina, chinu-tune up namin yan. Ayan, chine-change oil, palit filters, air filters, fuel filters, and air cleaner mga katracker. Ayan, so, pati mga transmission mga katracker and differential gear oil. Ayan, chine-check namin kung nasa tamang level. So, okay mga katracker. So, ayan mga katracker. Ito po yung ating unit na Isuzu Elf NKR makited. May haba na 14 feet drop side. So, nagre-range po ito ng 780,000 pesos to 800 ang ganito pong unit. So, sa presyuan po dito, depende po sa specs na gusto nyo or yung pagkakayari at depende rin sa actual unit mga katracker. So, visit lamang po kayo dito, Kalipil Marketing Corporation. Dito po yan sa Mambugdos, Bacoor, Cavite. Ayan. So, dito ko lamang tatapusin ito mga katracker. At kung nagustuhan nyo, paki-like, share, and subscribe. Trucker Moto, Saturday Night Car Trucker, subscribe.